at ilang sandali na lamang po magsisimula na ang kahuli-hulihang sesyon ng makasaysayang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon sa iyo, partner. Magandang hapon din sa iyo, partner, at sa lahat po ng nakaabang na. Malalaman na nga ho natin maya-maya lamang ang hatol ng impeachment court sa ating punong mahistrado. Mananatili kaya siya o tuluyan ng mapapatalsik sa pwesto? Yan ang malaking tanong. Yan, partner, ang inaabangan ng lahat. Yes. At kung ano ang magiging paliwanag din, siyempre, ng mga senador sa kanilang boto. Totoo yan. Meron po silang ibibigay sa kanilang 2 minutes, mm-hmm. no, bawat senador, para ilatag kung bakit ganoon nga ang naging kanilang boto, no? Kung guilty man o not guilty. Sa ngayon po, lahat ng mga naririnig natin ay pawang mga espekulasyon lamang at sabay-sabay nating antayin ang pagbibigay ng hatol ng mga senador. At dahil special nga po ang hapong ito, makakasama natin si Maring Susan Enriquez, live po, nakatutok dyan sa Senado. Susan, anong latest dyan? Yes, Ivan, Connie, no, dito sa Senado, handang-handa na siyempre lahat, lalo na yung makasamahan natin sa Hanap Buhay. No? Ito yung ika-apat na araw na sinubaybayan itong impeachment trial. At ngayong araw nga ito ay naasahang ibababa na yung hatol dito kay Chief Justice Renato Corona. Siyempre kanina, nakita natin yung ating mga kasamahan sa Hanap Buhay, naka-standby na sila lahat dyan. May mga nakita na rin tayong mga dumating dito, yung ilang mga miyembro ng prosecution at ng depensa. May mga kanina nga nagkaroon pa ng misa dito sa Senado, itong panig ng prosecution, dahil siyempre alam mo, sa panig ng prosecution naasahan nila yung guilty verdict, samantalang sa panig naman depensa, acquittal. So ito yung mga importante na makuna natin ngayon ng pahayag kung bakit dyan ito yung inaasahan ng prosecution at ng depensa. So less than an hour na lamang at malalaman na natin kung ano ang magiging hatol ng impeachment court dito kay Chief Justice Renato Corona. On my way here, kanina yung papasok dito sa may Senate building, nakita natin doon sa may Manila Film Center, may mga naka-standby doon mga pulis, ano? At meron ding fire truck. Ito para paghahanda kung sakasakali may mga magtutungo dito para mag-rally kung ito man ay pro o anti-corona. So, yun yung mga sitwasyon sa mga oras. Dapat lahat sa mga oras na ito ay handang-handa na kahit kulang-kulang isang oras pa bago muling magbukas ang impeachment court sa ganap na alas 2 ng hapon. Ivan, Connie? Maraming salamat, Susan Enriquez.